Gusto mo bang hindi na siya maghanap ng iba pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell upang hindi na siya maghanap ng iba. So, pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Sa ritual na ito, ay makikita lamang natin sa loob ng ating pamamahay ang ating gagamiting materialist na hindi na natin pa humanap pa kahit saan or bumili pa or kailangan pa natin na gumastos dito ay hindi na natin kailangan gumastos sa ritual na ito. So, sa materialist ay kailangan lamang natin dito ng iyong sapatos or yung dal shoes, kung ano ang meron ka. Pwede rin sa chinelas kung meron kang syempre meron ka naman talaga na chinelas or kahit anong bagay na sinusuot mo pang paa. So kahit ano, and kailangan dapat ay may ano siya konti dahil may kukunin tayo sa sapatos. So kailangan din natin dito syempre ng dahon ng laurel. So isang dahon ng laurel, pwedeng fresh, pwede rin dry. Kung ano ang meron ka na dahon ng laurel. Kailangan din natin dito ng maliit na papel at panulat ng kahit anong klaseng panulat. Pwede kang gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen. Huwag lang gumamit ng lapis. Lagi ko yung sinasabi, huwag po tayo gumamit ng lapis dahil hindi maganda ang lapis sa paggawa ng ritual dahil ang lapis ay nabubura. So, kailangan natin ng bagay na hindi dapat nabubura dahil kailangan natin ay pang matagalan. Kaya naman, kailangan natin ang color pen, pencil pen, or di kaya ball pen. So, ngayon kapag ready na itong mga materialist na inyong gagamitin ay pwedeng-pwede nyo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. Ngunit lagi kong sinasabi sa inyo ay kailangan na focus ka sa iyong isipan sa paggawa. Wala kang dapat iniisip na problema. Walang gumugulo sa iyong isipan. Naniniwala ka sa inyong dapat gawin at nagtiwala ka na kiniklaim mo sa iyong sarili na alam mo ay makakatulong ito sa inyo, sa inyong magka-partner o magka-relasyon. So, ngayon kapag ready na itong materialist is pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. Ang una natin gagawin, and bago ko pala makalimutan, kailangan din pala natin dito ng kunting asin. So, hindi ako nakapaghanda ng asin. So, again, para walang makalimot, kailangan natin ng sapatos, kung ano man yung bagay na iyong isinusuot, kailangan natin ng dahon ng laurel, fresh or dry, pwede. Kailangan natin ng kunting papel, panulat syempre, at asin. So, yun po ang ating kailangan sa paggawa ng ritual. So, ayun, kapag okay na, ang gagawin natin is dito sa papel isulat mo ng tatlong beses yung pangalan at apelyido ni target. So tatlong beses mo yung isulat yung pangalan at apelyido ni target. So kapag naisulat mo na yung pangalan niya at apelyido, dito sa dahon ng laurel isulat mo rin dito ang kanyang pangalan at apelyido. So tatlo dito at isa dito sa dahon ng laurel. At ngayon, ang gagawin mo, so,
Humanap ka ng iyong sapatos or sandal, tall shoes, chanelas na sinuot mo na kailangan is may dumi dito. May dumi po dito sa apakan. Sa ilalim po ha, dito po. At iano mo yun, itaktak mo yun. At yung nakuha mong buhangin or lupa dito sa pagtaktak mo ng iyong sapatos, kunin mo yon. Kunin mo at ang gagawin mo ay ilagay mo dito sa papel yung buhangin or lupa na iyong nakuha sa ilalim ng iyong sapatos. Ilagay ninyo dito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelyido. Ngayon, kapag naisulat, nalagay mo na, ang gagawin mo is lagyan mo rin siya ng kaunting asin. So, kaunting asin, ilagay mo rin dito kasama ng buhangin na nakuha mo sa iyong sapatos. Ngayon, si dahon ng laurel, humiling ka. Humiling ka na sa pamamagitan nito, ang taong ginawan ko nito ay hinding-hindi na maghahanap pa ng iba, hinding-hindi na magkakagusto sa iba. Ako at ako lamang ang kanyang mamahalin at magugustuhan habang buhay. Aalagaan niya ako, ibibigay niya ang lahat ng oras niya sa akin. Hilingin mo ng buong puso, hilingin mo na may buong pagmamahal, hilingin mo na maganda ang intensyon mo, hindi yung ikakasira sa relasyon ninyo. Dapat po ay ikakaganda ito ng inyong relasyon at maganda ang inyong intensyon. Ngayon, kapag nakahiling ka na dito kay Laurel, ang gagawin mo is ilagay mo din dito siya sa may papel na kung saan nandito yung buhangin na kinuha mo sa iyong sapatos, nandito yung asin, ipagsama mo silang lahat. Ngayon, itupi mo siya nang papunta dapat sa inyo. So, itupi mo lamang siya. Kailangan na hindi ito matapon yung asin or buhangin. So, tupiin mo lamang siya. Ngayon, kapag naitupi mo na ito, ang gagawin mo, diba ito yung ginamit mo sapatos? Sa kaliwa pong sapatos, sa hindi pwedeng sa kanan. Ilagay mo siya dito sa loob. So, ilagay mo siya dito sa loob ang papel. So, ilagay mo lamang siya at ang gagawin mo, ilagay mo lamang ito kung saan mo nilalagay ang sapatos na ito. Ilagay mo lamang siya doon, hayaan mo hanggang sa maramdaman mo ang talab. Kapag naramdaman mo na ang talab, pwede mo na itong kunin at itapon mo ang iyong ginawang ritual at yung sapatos, hayaan mo na. Dahil gagamitin mo pa ito. Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Pili ka lamang at kahit anong oras ay pwede mo siyang gawin. Pwede sa ibang araw kung ito ay kabilugan ng buwan or di kaya nakita ninyo na may lumalabas na buwan or di kaya full moon. So, ayun. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.